Hi, so good morning. So last time, we examined semiconductors and how semiconductor works. So today, in this particular video, we're going to discuss how semiconductor works in alternating current in a circuit called half-wave rectifiers. Okay, so good luck and see you. Hi, so welcome. In this particular lecture, we're going to examine this circuit here. So we have a source here. In this particular time, the configuration of the polarity of our supply is the positive here and then the negative. And then we have some diode here, and then we also have the load. And then our output is measured across our resistor. So this is our simple half-wave rectifier circuit. So if we go back in our past lecture, so we have an alternating current here as our voltage source. So kini siya ang ating voltage source. So review na to. So ang alternating current, binatawag siya alternating current because the polarity, nagbaliktad siya. Nag-alternate siya from positive at saka negative. So in this particular time, positive siya din eh. And then at the later time, naging negative siya. And then after na negative siya aning apart, negative shining apart, may positive, nagkaroon siya positive, negative, and then negative. That is why it is called alternating current. Kasi nag-alternate ang polarity, the positive at saka negative. So what will happen now, if we're going to put this alternating current in our half-wave rectifiers, how will our output voltage work or looks like? Okay, so let's try. Let's take a look. Okay, so but before we start, let's try to analyze first the positive cycle. So positive dan sa ta, and then later on we're going to add the negative cycle. Okay, kung positive cycle siya karon, tanaw na to ni, positive cycle, unsa ganito ang positive cycle? Ang positive na to, kinasya positive na siya, negative din eh. And then from our previous discussion on the semiconductors, if the positive supply is connected to the positive of the diode, this configuration is what we call, forward bias. So, kung ang imong diode nasa forward bias, kung saan may mahitabo sa imong diode, ang imong diode will act as a closed switch. So, sirado siya. So, kung pasabot niya na, ang kuryente pwede mo agi, di kaya din sa imong supply, dilapita sa imong supply, padulong din sa inyong load. Okay? So, other than that, kung mag-analyze naman tayo ng aling ganito, there's also another way. So, hindi lang ka gusto mag-analyze kung forward bias ba siya or reverse bias. Kini lang ang natin tanaw. Tanaw ni mo karo ang imuhang kini, ang imuhang diode, ang direction, tanaw, arrow. Asa may padulong sa imong arrow? Ang imong arrow karon padulong din eh. Kaya padulong din eh ang imong arrow. Kaya padulong ang imong arrow. So imagine lang mo, parehas halfway bulb, check bulb, yung last discussion nato. Mura siya check bulb din, yung padulong din nila ang direction. Take note, ang diode will only allow one direction. So, kung arrow niya, padulong din eh, ang imong direction, padulong mo din na. So, clear? Okay? Dira lagi na siya padulong. So, kung ang positive din eh, naman kay positive din yung supply, imagine lang mo, mura niya siya balon. Mura ka ng waves, balon sa dagat. Okay? So, kung yung imagine na nakaroon, ang balod yung mana, panulong siya din yung balod. Pumunta na. Kung ang balod din mo, gikan din eh, yung direction sa imo, dahil panulong din na. Kung question ako, kung nakay balod din eh, makatabok ba siya panulong din sa load side? Yes or no? Of course, makatabok. Kaya nga naman, naman kay dayo din, ang direction niya, paano naman yan? Ang buga sa imong hangkuhan, ang buga sa imong balod, ipanulong din eh. So, kung ang balod din mo, panulong din na, panulong din siya. Padulong din sa load, so makatabok siya. Kaya ang direction niya, kaya yung maniman. Okay? Padulong man din ang direction. Okay? So, basically, kung padulong siya dito, makatabok ang imong kuryente, padulong din ang side. So, if we're formally, if we're going to take a look in the mathematics, so if we're going to have the Kirchhoff voltage law here, so unsa ganito, unsa ang ganito na ito pagbuhat sa Kirchhoff. So, ang Kirchhoff, kung unsa dapita ang sign na nagawas ang imong direction, assume direction, moto ang ato ang sign. So in this particular case, kung himo kag loop na po dili karon na paana sa dinhi, gikan dinhi sa atong VI. Okay, padulong dinhi. So unsa may gigawsa nato dinhi?
That is positive. That is why ang atong VI na ito din eh, positive VI. Okay, positive VI. And then pag human na ito din eh, sulod dyan din eh, sulod. We will assume that this is an ideal switch, ideal diode. Sugod pasabot, wala kayo diode, wala kayo voltage drop din eh. Okay? Para mas dalit lang ang ato ang analysis. So, but pasabot niya na karon, positive siya ligawas din eh. So, positive. And then loop ka din eh. And then take note again, always sa electro one na to, of the voltage across parallel loads are the same. Okay? So, isa lang kabultahe sa imuang parallel. So, in this particular case here, the voltage imuang resistor ni mo din na load, yung VO ni mo din dapit ang side, is only one voltage. Okay? So, pag loop ni mo na din na karon, wala man na din eh, and then din dapit, pag agi ni mo din dapit, this is minus VO. Okay, ano man? Plus minus mo ka din eh. Plus minus, ang ligaw sa din mo din eh, is minus. So, that is why sa atong formula here, plus VI minus VO is equal to 0. So, if we're going to simplify this one, so we will have the output voltage, the VO. Kaya nga naman, ato man ibalik din sa pikas, ang VO, ato man ang itapok din sa pikas, ato na itapok din sa pikas, pagtapok sa pikas na, that is VI is equal to VO. So, pwede na po nato na siya baliktaron. So, pag baliktad na ito na karoon, we can express this one as VO is equal to VI. Ibig sabihin, kung unsa ang imong VO, maupod na ang imong VI. Okay, ideally, ah. So, kung sumayin may tabo sa iyang graph na aron. So, ang graph ni Ana, since ang atong equation din, nag-ingon na ang output voltage is equal sa atong VI, so kung unsay dagway sa imuhang, unsay dagway din sa imuhang input, hindi nga input side din, same lang siya din sa atong output. Okay? Same lang siya din sa atong output. Kaya naman, ang atong equation nag-ingon na V output is equal to V input. So, kung unsay input ni mo diri dapit ang side, kini nga side, kopyahon lang nato siya pa mo diri. But only in the positive cycle. Okay? That is why, kung yung tanawa ni mo din na, hindi ka diri, na positive siya, na pag-abot din sa tunga, dira lang po siya tama sa tunga. That is T over 2. Take note, T is the period. So, in this particular case here, dira lang po siya tama. Kung abot niya din sa tunga, dira lang tama na ito analysis. Okay? So, karon atong i-analyze na po karon, what will happen kung a negative cycle na po ang ato ang consider, we're going to consider the negative cycle. Okay? So, kung negative cycle na punta, wala niya siya. And then, take note, sa negative cycle, at negative na ta din, eh, then tanawa ang atong figure din. Ibaliktad. So, kung pasabutan na ang polarity na niya karon, na nag-cambio. Okay? Nag-cambio siya. So, kinira po ang negative, and then we have the positive here sa ilalong. Okay? Nandiyan sa ilalong. So, kung atong analyze na, parehas itong kaganina na itong ibuha, ang katong balod-balod ng analysis. Okay? O, kung hindi natin magamit ang balod-balod, analyze na ito sa tarong na pumagi, so this connection is connected in reverse bias. Okay? If it is connected in reverse bias, nga no reverse man, ang positive is connected sa negative, hindi siya positive. Okay? Dapat mong positive-positive para mong forward bias. Pag positive ganun, yung negative, that is in reverse bias. Okay. So, other analysis para dili kita malibog na pagana. Ang imuhang balod, padulong din na. Ang imuhang direction, padulong din eh. Okay. Ang question na ito karon, asa man padulong imong balod? Okay? Ang balod niyo mo, kung atong analyze, negative man lang yan. Ato i-consider, for example, ang positive na ito din, yung only direction mo sa padulong ng balod. So, kung ang balod na ito, kay Gikan din, padulong man din sa baba, padulong din sa baba. Kung sa'yo may tabo, ang kurente, kung sa'yo padulong sa balod, matabok ba siya din sa tikas? Dili na siya katabok. Maraming di man siya katabok. Okay, dili man, of course, dili man, padulong sa baba, iyang balod, di ba? Tanawa iyang balod niya, dili na kita. Tanawa na ito din, di ba? Dili siya din sa ilalong. So, kung dili siya sa ilalong, kung ang balod din mo, padulong siya din sa baba. So, wala siya kagi din eh. Dili siya magdulong sa mulod. Okay, dili siya magdulong sa mulod. So, therefore, sa may mahitabo niya na karon. Take note, if this one will act as an open switch, putol ka din ni karon. Okay? So, kung putol ka din ni karon, ang imo kuryente, technically, will cannot be able to flow to the load side. Okay? Dili siya pwede makanto sa load side. So, sa may mahitabo. So, therefore, our voltage output is equal to 0. So, kung negative din siya, okay? So, ato ni siyang tanahon, ang graph na ito din idapita, tanawa. Ang graph na ito din idapita, zero siya. Is it all again?
Sa negative na cycle na good, yung negative, oh, this is very important. We have to understand this one. Kasi para at least masabda na ito kung unsa ang functionality sa diodes in terms of alternating current. So, basic alternating current circuits. Okay? So, sa negative na cycle ni mo din eh, sa negative na cycle, sa tuloy na itabo, ang imuhang diode nag-reverse bias. Kung nag-reverse bias ang kuryente, dili makaagi. So, kung dili ganun makaagi ang kuryente, wala kay output voltage sa mo din eh. That is why, in the negative cycle, zero ang atong output voltage. So, kung ato tanawin din ka ron, so waveform, wala siya, zero siya, patay siya din eh. So, kung mag-negative na siya, patay na siya. Okay na, zero na siya din na pita. So, if we're going to consider, kung dagdagan na ito ni another period, sa may mahitabo niya na, so, yung anig, nagbuhay siya. Okay? So, positive, V output, yan sundugon. And then, patay siya pag negative. And then, positive na po siya, kay, sundugon na po niya, kay another cycle naman po. Another cycle sa imuang supply. So, positive na po siya niya, yan na po ng sundugon. And then, pag negative na po niya, yan na pong patio. Okay? So, ang half-wave rectifier, ang output voltage ng half-wave rectifier, kung atong tanawin sa oscilloscope, should look like this. Okay? Kung pagtanaw na ito sa oscilloscope sa itong laboratory activity, dili ganyan sa inyong anig nagway, sumut pa sa muna na there should be something wrong with your connection or your... Okay? So, as engineering, yan. So, as engineering good, we have to study. We have to study mathematics. So sometimes, moingon ta din ni especially sa ato sa inyong field, moingon mo gud sila nga adili na nato kailangan magtuon og higher mathematics para asa pa man imong algebra oy para asa pa man imong bana asa pa man imong trigonometry para asa pa man imong calculus. In the first place, pag man trabaho na ka-actual pun sa barko, dili daw ni mo kuno gamit. Okay? I don't subscribe in that kind of philosophy. Okay, we have to remind again that sooner or later, you're going to become an engineer. Engineer or a chief engineer. So in this particular case, tawagun yung good engineer. Why? Engineer. Engineer. So, kung sa may connotation na ito, pag engineer ganita, pag engineer ganita, dapat takis na kay basic analytical concept. Okay? Theoretical concept, how engineering works. Okay? So, tanaw na ito, example na ito din ikaw. Kung atong studyan ng oscilloscope, yung aling manis ay nagway. Okay? So, kung sa man ang atong gamiton, take note, sa ato ang kuan, sa ato ang trigonometry, yan ang tatay na ikaw. So, pag atong buhatong take note, kining tawag na ito nga nagpabalod-balod, yung input na ito, we call this one a sinusoidal wave or sine wave. So, this is one of the applications of trigonometric trigonometric functions. So this is a sine wave. So kung ato daw kuha na output voltage na to din eh, or V average in this particular case, so the formula daw using integral calculus is V, VO, or the V average is equal to 1 over 2 pi integral from 0 to pi Vm sine omega. So more, okay? But basically, the point there is na ay mathematical expression hindi tayo nagagawin. So, kung matanaw rin ka sa inyong kuryente po pang maglaboratory ka, naaday ngay lalong na mathematical foundation. Okay? So, kung ato nito naawa na ni Karo, unsa ang nagigikan? Basically, in power electronics, so 1 over 2 pi, the 2 pi here represents the period. So, the period na from 0 to t. Okay? So, the period here is 2 pi. So, that is one period, 2 pi. And then the 0 to pi here, we want to solve the area. Take note, integral calculus, para sa mga makarelate. Ang integral calculus na ron is, ang area, how are we going to solve the area of a particular curve? Okay? So, ang gusto na to, from 0 to pi, eh, katong nga alaman siya, 2 pi man i-diretso din eh. So, 0 to pi, that is y, yan na siya. And then the Vm is the Vmax. So, kung ato tanaw sa oscilloscope, that is the Vmax here, or the Vpeak, peak na positive. And then sine of negative, because this is the waveform that we're going to study. And then dWt, negative. Okay, so kung atong i-derecho na, kung atong nang i-simplify, atong ipagawas ng Vm na ito din eh, so ipagawas itong Vm, then we're going to solve the integral of sine, that is negative cosine. So from 0 to pi. And then substitute na ito ang mga values, so Vm, so that is the positive part here, and then the negative part,
And then you can use your calculator, you can easily simplify this one. So Vm over 2 pi, so 1 minus negative 1, so that is negative, minus times negative, so that is positive. So L po natin, like sign positive and like sign negative. So in the, okay, so number 1, naging 2 na yan, so Vm, 2 and 2 there will be cancelled. So that's why we have the formula here. The Vo or the V average is equal to Vm over pi. So that is equal to 0.318 times of Vm. Okay, Vm. Take note, guys, that is Vm. The peak voltage sa to ang waveform. Ha? So, kung mag-measure ka dito, karong 220, sa imuhang, kung 220 ay ma-measure dito sa imong tester, so, dili ka na ang atong imutang dili ng Vm. Okay? Kaya, dili pa na siya ang maximum, that is the VRMS. Okay? So, ang atong gamito na nakaroon is, we have to divide the 220 divided by 0.707, so that is equal to around 311. So, ang V-peak na ito din karon in this part, in your laboratory activity is around 311. Okay? So, sir, para ano sa maning disod, makainin yung inibotan ng pandili, right? My point here is, we will not do this in exam or in thesis, but my point here is, there is always a mathematics in everything. Dili ta mo ingon as an engineer, as a future engineer, mo ingon ta na, wala na si pulos. Kaya basically, engineering and mathematics, mag-partner gina sila. Mag-uyab gina sila kung baling guys. Okay? So, study mathematics and then we can appreciate it slowly by slowly. Okay? So, mao na siya ang formula. So, basically, if you solve na ito ang atong average voltage, ito na, multiply lang na ito, pwede na kini, Vm over pi or 0.318 Vm. Okay? So, yan. And then, we also have another formula here. Okay, ang VO mungod, makuha lang nato na sa tuang sold na to, or basically, kung makuha nato sa tuang oscilloscope. But, kung mag-measure ito sa itong multimeter, multi-tester, pila man lang nato makuha. Okay? So, ang ato makuha na, we're going to use this formula here. So, mungod yung formula karon, di ba? Kaya na din, kung measure na butahe karon sa itong tester, nakaligya po na yung mathematics. Alright? Yung VRMS, mungod siya ang formula niya. Square root of square niyan, or basically, if we're going to simplify this one, hindi na natin tayo sa palistad, kay appreciation purposes ng mantane. So, kung ato doon i-simplify, we're going to have Vm over 2. Okay? So, divide lang nimo, kung pila yung Vm nimo din, divided by 2, that is your VRMS. So, pasabotan na, kung ma-measure ka tester dito sa imong output voltage, sa imong laboratory, ang makuha nimo dapat na value is around Vm divided by 2. And then, if we're going to take a look at isa, at the and if you're going to measure the current, ang formula sa itong current should be Vm over 2 kasi that is the VRMS divided by the R kung pila yung muhang resistor assign. Okay? So sa inyong laboratory, ang i-perform ninyong circuit is this one. So naakay AC, yung AC na ito, and then we have the transformer. So yung transformer nyo ngayon, naaman na siya i-label, di ba? Yung labels sa inyong transformer, ang connection, ngayon gamit doon is this one. So, 220 at saka yung 0, yan yung i-connect nyo sa inyong AC, sa plug ninyo. And then yung transformer, which is a transformer. And then the 12, kasi yung sa transformer, sa secondary side nyo, that is 12, 0, 12. So, in this particular activity, ang gamit doon lang ito, okay? 12 at saka 12. So, ito lang na, yung mga i-connect, this is the halfway rectifier that we're going to do in our laboratory exercise. Okay? So, if you have some questions or clarifications, pangutana, you're always pangutana, kaya para mas masabdan. So, you can consult me during my free time or you can comment down below the video. Okay? So, good luck and see you.